Danielas POV. Hindi pwedeng parati na lang kung tatahimik at walang sasabihin. Na makadalawang bote, doon lamang gumanang pakiramdam ko. I only talk to Natasha. Marami na kami nagpagkwentuhan pero tila ni minsan, hindi ko nakita nagsalita si Jackson. I wonder where Kyla is. Diba sila magkasamang dumating kanina? I don't think bigla na lang itong aalis sa walang paalam or magdadrop by man lang dito. Wow, I like the music. Gusto kong sumayaw. Pagbumaktol ni Natasha ng pamanan lang ang tugtog. Tumayo ito at hinila ang kamay ng asawang si Baste. Magilaw ko naman silang pinanood. I think it could be better kung sa dance floor tayo, ani Jerry. Inaya nito si Ella na siyang game na game naman na tumayo. Sumulad na rin si Ivan at bago nitong nobyo. Jax looked at me with twitch brows. Bumaling ito sa nobyang si Gwen. Sa huli, tumayo na rin ang mga to. May back stiffen on my seat nang kami na lang na Jackson na naiwang nakaupo. Bagaman nasa gilid lamang sila Natasha na rin dito pwedeng pumunta sa dance floor dala ng pagbubuntis. Muli kong hinilang bote ng beer sa aking harapan at walang pasabi yung nilagok. So, you're still dating him? Kailaman naman balak na sagutin, ani Jackson sa akin. Tumaas ang tingin ko dito. He looked at me with dark eyes, brows twitching as if he is waiting for my answer. I don't owe you an explanation, attorney. Pilit kong inawasan ang mga titig niya at nasumpungan kong mali ang bote ng beer. But I heard him chuckled over the table, kaya nagtiimbagang ako. So, hindi mo pa siya sinasagot, ganun ba? He asked, lips tugged upward. I just rolled up my eyes. Wala akong planong sagutin yun. Hindi naman naniligaw sa akin si Sherwin. Saka bakit ba masyado pa siya interesado sa buhay ko? It's none of your business, attorney. Yun lang ang tanong kong nasabi dito. Tumango ito at bahagyang sumulyap sa dance floor kung saan naroon si Jax at iba pa. Wanna dance? He asked out of nowhere. Nagkibit-balikat lang ito na parang hindi yun big deal sa kanya. Hindi, ayoko. Pagmamatigas ko, tumalakip-kip ng upo. Come on, guys. Hindi ba tayo sasali sa kanila? Ang killjoy nyo. Ani Natasha na magikik habang yakap ni Baste. I rolled up my eyes. Wala naman sigurong masama kung sumayo kaming dalawa. Sinulyapan ko si Nael at mukha nag-i-enjoy nga ang mga ito. Bago pa magbago ang isip ko, tumayo na ako at nagpatiyo ng maglakad. My body flinched as he put his at my arms around my waist. Alam kong ginawa niya lang yun para i-secure ako. Sa ibang customer na sumasayaw, humarap ako banda rito at tumingala. I'm fine, kaya kong sarili ko. Binaklas ko ang kamay ni Jackson mula sa akin at naglakad patungan dance floor. Medyo hilo na ako sa halos tatlong bote ng beer na inom ko, pero alam kong kaya ko pa. Noong una medyo hindi pa ako komportable sa tugtog, pero dahil labis ang energy ng mga kasama ko, napaindak na rin ako ng sayaw. Jackson is not dancing, tila nakabantay lang ito sa akin at pinapanood lamang ako sa pagiling. Jack saw me. Hinila niya ako at inikot bago yakapin. I am laughing so bad at tila mas nakaramdam pa ako ng hilo. I love your smile, he murmured bago ko iwan at kumindat. Hinila na kasi itong muli ni Gwen. I nodded and gave away my sweetest smile. Muli akong gumiling sa sari ng musika. Pumikit ako at dinamdam ang tugtog. May ilang humihila sa akin ngunit agad itong hinaharang ni Jackson. He stand beside me while I'm doing the excessive music. Humarap ako dito at tumingala. I smiled seductively. Why aren't you dancing? I asked with twitched lips. Umiling lang ito habang nakayuko sa akin. The distance between us is getting closer dahil rin sa pagtutulakan ng ilang sumasayaw. I looked at him. The dim lights and the smoke give so much gratitude to his handsome face. My heart beats faster as the music is getting loud. Hindi ko nagawang alisin ang mga titig ko dito. I think he hypnotized me with his dark and sexy glare. My eyes slowly traveling down at his plumpy sexy lips. I had to swallow hard to regain my senses. Kung hindi pa ako nabunggo na ilang sumasayaw, hindi pa mapuputol ang mga titig ko dito. They are pushing me towards Jackson. Hindi ko na nagawang tingnan kung sino bang tumulak sa akin, but all I know as was in his arms. Hindi nito pinaligtas ang pagkakataon. Iniyakap ni Jackson isang braso sa likod ko na tila gusto akong protektahan sa mga taong sumasayaw. Can we get out of here? Sad ko sa malakas sa boses. Hindi na to nagsalita. Hinila ako papalayo sa dance floor. Doon lamang ako nakahinga ng maayos at sa namang bumitaw sa akin. Thanks. That dance is really a bad idea. I shook my head down. Where do you wanna go then? He asked. Tumingala ako dito. Nabibigla sa tanong niya. Ang gusto ko lang naman ngayon bumalik sa lamesa namin kanina. I wanna go back to our seat, I said.
Tinalikuran ko na ito at naglakad pabalik sa VIP section. Alam kong nakasulod lang to sa akin pero natigil ang mga paa ko nang may tumawag sa pangalan nito. Jackson! Nadepina mga paa ko at tumingon sa aking likuran. And right where I stand, I saw Kyla hugging Jackson and kissing him on the cheek. Anong ginagawa mo dito? I thought you're in a vacation, Kyla asked. Hindi inaalis ang distansyang meron sila. Nag-init ang dalawang pisngi ko. Magayang ilalim ang dalawang mga mata. Hindi ko masikmurang panoorin ang eksenang iyon, kaya tinalikuran ko na ang mga ito at nagmamadaling bumalik sa VIP section. I need to go home. Ayoko ipamukha pa ni Jackson ang babaeng ipinalit niya sa akin. Daniela, wait! Narinig kong tawag ni Jackson sa akin, pero diretso lang ang lakad ko. At nang marating ko ang VIP section, mabilis kong hinanap ang aking purse, ngunit hindi ko nakita. I don't have a car. Sa kotse ako ni Jelly sumakay at ngayon, wala dito ang purse ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Natasha. Naroon na si Jax at Gwen. My purse, I ask in my shaky voice. Hindi ko napansin, baka naman nahulog lang dyan. Ani Natasha sa akin. Doon na pumasok si Jackson. Hindi lang to nag-iisa, kasama niya pa si Kyla. Oh, nandito pala mga friends mo? Ani Natasha. Binati to naman agad dito ni Jax at ng iba pa. Habang ako, nanatiling nakatayo lang. So, you are Daniela? He said with her lips curved a bit. Lantaran pa niya ako hinagol ng tingin. I did not answer. I just stood and looked at her with my crooked eyes. Wanna join us? Gwen interrupted the awkward situation. Agad naman itong binulungan ni Jax. Sure. Actually, akala ko nasa bakasyon to sa Jackson. Hindi raw pala siya natuloy. Ani at naupo na katabi ni Gwen. Nanatili ako nakatayo maging si Jackson. I clenched my teeth and shut my eyes with disdain. I need to go, I said. Tuluyan na akong humakbang para sana umalis na magsalita si Kyla. No, you stay. Hindi rin naman ako magtatagal eh. She twitched her lips to mine. Tila alam niya kung bakit ko gustong umalis. I pushed my tongue under my cheek and smirked. I don't mind if you want to stay here all night, miss. Wika ko at muling hinagilap ang dalang purse. Before I forgot, I want to introduce myself. I'm Kyla. Kung hindi mo nagtatanong, kliyente ako ni Jackson. Nilahad niya ang kamay sa akin, pero nanatili lang ang mga titig ko doon. Sweet. So, can I order you a drink? Aniya sa akin bago ito ng pansin sa mga kasama. Si Gwen at iba nang sumagot at tila gustong gusto ideya yun ni Kyla. Doon na rin pumasok si Naella at Jerry at naupo na sa kanilang pwesto. Naramdaman ko ang braso ni Natasha saka lumapit sa akin. Stay here, Daniela. Ipamukha mo sa babaeng yan kung saan siya dapat lumugar. Bulong niya. I swallowed hard. Nagtatalong puso't isipan kung dapat ko pa ba siyang sundin. Pero sa huli, napagpasyan kong babalik ka lang sa pag-upo. I looked at Gwen who is smiling widely at me. I don't give her the satisfaction tonight. Never. Tahimik kong sinaid ng inumang bote ng beer sa aking harapan at hindi pinansin ang pakikipagkwentuhan nito kay Gwen at Ivana. Si Natasha gumawa na rin ng kwento pero wala isa man doon ang sinagot ko. I just focus on my beard kung pang ilan ko na ba to. Tell me, naniligaw na ba sa'yo si Jackson? Doon ang mga tantingin ko kay Kyla nang tanongin siya ni Gwen. Actually, pinakilala na niya ako sa parents niya at mga kapatid. Sagot nito na siyang sumulyap pa kay Jackson. My eyes turned to Jackson, who is now staring hard at me. Hindi ko mabasa mga nasa mata nito pero labis ako nawasak sa sinabi ni Kyla. So, naniligaw na nga? Pangungulit ni Gwen at tila hindi na mapigil ang panijax. Kyla glanced at me first and nodded. I shut my eyes. Para nang hina mga tuhod ko sa nalaman. Pero agad akong bumawi at tumayo. Restroom lang ako, I said in my tight lips. Hindi na nila ako tinangkap ang pigilan. Diretso ako sa labas sa naturang bar at hindi sa restroom. Nagulap na rin ang mga mata ko sa halo-halong emosyon at kalasingan. Pumara ko ng taxi na siyang agad namang huminto para sa akin. Kahit ilang mga matay, nakuha ko pa rin yon, buksan ngunit may mga kamay na pumigil sa akin. Isinarado ang pinto at pinalis ang taxi driver. Humarap ako dito habang pilit na pinipigil ang pumatak ang mga luha. Let's talk. Pinuno ko ng hangin ng dibdib bago sumagot dito. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Diba tapos na tayo? Wala na tayo. I tried my best to say it despite my broken heart. Gusto ko lang inawin sa'yo na hindi ko nililigawan si Kyla. I introduced her to mom because she have some business proposal to her. Paliwanag niya. I gasp. Tila hindi tinatanggap ng sistema ang lahat ng kanya mga sinasabi. I don't care. Just leave me alone, okay?
Mataas ang boses kong sabi bago maling tumalikod dito at pumara ng taxi. Ngunit pinigilan ni Jackson akong muli kaya tuluyan na ako humarap dito. Bakit mo ba ako kailangan pahirapan ng ganito ha? Diba tapos na tayo? Tila nauubos na ang pasensya ko sa kanya. We're not yet through, Daniela. Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala na tayo? Nakita ko nagtiimbagang ito. Gusto kong bigyan ng ibang kahulugan ng mga kinikilos niya, pero ayoko nang umasa pa. Alam ko naman sa huli, ako lang din naman sasaktan kaya bakit pa ako magpapadala? You left me with nothing. What do you expect coming from me? Hindi ito nagsalita kaya napabaga ako ng hangin sa bibig. See? Wala ka na namang masabi. I smirked. Now tell me, ano ang meron sa iyo ni Kyla? Tanong ko. Tila handa nang maalam ang sasagot niya. We are just friends. She's my client. Mahina naman niyang sagot. Umiling ako kasama niya na may patuyang ngisi. Liar! I can't believe you. Pinaningkitan ko ito ng mga mata. Hanggang ngayon ba'y araw pa rin niyang aminin ang nakatotoon nakita ko? Yun ang totoo, Daniela. Saan ni Jackson? Humakbang ito palapit sa akin ngunit tumatras ako. You lied to me. Tears already forming in my eyes. Gusto kong pigilan ngunit sadyang napakasakit lang malaman na hanggang ngayon kahit hiwalay na kami, patuloy pa rin siya nagsisinungaling sa akin. Please, leave me alone. Tuluyan na akong tumalikod dito at pinarang paparating na taxi. Sa pagkakataong to, hindi niya na ako pinigilan pa. Sa sasakyan bumagsak ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Sa tingin ko, tama ng gabing to para kalimutan ang lahat. Sa mabuti na rin to para sa aming dalawa. Ilang araw din ako nakakulong sa aking silid. Ang mayordomang kumakatok para dalhan ako ng pagkain. Ella still haven't spoke to me. Akala ko magkakaisa kami ng gabing yon, pero mas naging maila pa ako dito. Ilang araw rin akong absent sa trabaho. Uncle Rodolfo called me. Nag-aalala daw ito kung bakit wala akong paramdam. Maging sa Jax at pinit akong pinapasok para inumpisa ng hotel sa isa ni Baste. Come here, tiyak na magre-relax ka dito. Aniya sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim at bumangon para sumandal sa aking headboard. Don't worry, bukas papasok na ako sa opisina. Padala mo na lang daw ng mga kailangan pirmahan. Sambit ko dito. Sige, expect them all tomorrow morning. Bye! Ibinaba ko lang tawag matapos ko rin magpaalam dito. Bumalik muli ako sa paghiga at pinilit matulog, ngunit hindi ako dalawin ng antok. I looked up at the wall clock and it's 2 o'clock in the afternoon. Tirik na tirik pang araw. Pinasya kong bumangon na lang at tumungo sa aking opisina para silipin doon ang mga trabahong naiwan ko noong isang araw. Nagbabad ako sa laptop at tumayo ng bandang alas 5 ng hapon. Naabutan ko sa Jerry, nakababa lang ang sasakyan nang lumabas ako. Hi Daniela, si Ella nandyan ba? Pasok ka na sa kusina. Sagot ko rito. Diretso ako sa likod ng bahay at doon na malagi. Sa huli naisipan kong lumangoy sa swimming pool at palipasin doon ang oras. Nang manawa, umahon na ako tagbihis. Napili ko rin sabayan si Ella at Jerry sa hapag. Senyorita, tila nataranta si Ella na makita ang papasok ako ng komedor. Tumango lamang sa akin si Jerry na makaupo sa kabiserang upuan. Dinilohan ako agad ni Ella ng plato at pinaghain ng pagkain. Ako na dito. Go to your seat and eat, I said to her. Tumango lamang to sa akin at tinuloy na rin ang pagkain. Habang sumusubo, hindi ko maiwasan pakinggan ang usapan ng dalawa. They are planning our hiking this weekends. Sigurado na kasi ang lakad na yon. And I heard Kyla is including herself in para mapag-usapan nila last time sa bar ang hiking. I am just toasting my food lazily. Tiyak na kasama nito si Jackson sa lakad. Mas lalo ko nawala ng gana at tinapos ng pagkain nang tahimik na tumayo kapag tapos. Muli akong humarap sa aking laptop at tinuloy ang trabaho sa aking silid. Pero kahit anong gawin kong pagtipas sa keyboard, walang pumapasok sa isip ko kundi ang nalalapit naming hiking. Hanggang sa pukawin ako ng isang katok sa pinto. Senyorita, ito na ho ang tsaan ninyo. Narinig kong boses ni Ella sa labas ng aking silid. Halos 2 linggo ring panay si Manang Sita ang nagdadala ng tsaan ako sa gabi. Ngayon lamang si Ella ang kumatok sa akin. Bukas yan, Ella. Pumasok ito tumungo sa may veranda kung saan ko pinili magtrabaho. Gabi na yan ah. Aniya na ibababa sa gilid ng mesa ang dalang tsaa. Ilang araw na ako absent kaya mas mabuting hindi ako matambakan. Isinarado ko ang laptop at tinila ang tsaa na dala niya. Naupo naman to sa katapat kong silya at tumingala sa langit. I sipped on my tea silently. Natapos ay muli itong sinilyapan. Salamat sa dalamong tsaa. Bakit ikaw nagdala ngayon? Nasaan si Manang? Sumulap ito sa akin matapos ay nagdaas ng kilay. Bakit? Ayaw mo ba? I pursed my lips. Agad ako nagbaba ng tingin.
Hindi naman, baka lang kasi galit ka pa sa mga nasabi ko. Wika ko dito. Not until you say sorry. Lumingon to sa akin na ba nakataas ang kilay. Kilala niya ako. Masyado mataas ang pride ko, kaya kahit alam kong akong mali, siya pa rin itong sumusuyo sa akin. And that's the most gesture I like about her. Pero kung ako talaga ang mali, aaminin ako at magsasorry. Hindi ko alam kung bakit pinatagal ko pa ang tampuhan namin. Maybe because we're both busy? May love life siyang dapat pagtuunan ng pansin at mga trabaho dito sa mansyon at sa hasyenda. Ako naman, naging abala rin sa mga sarili kong problema. Kaya hindi na rin kami nagkaroon ng time na makapag-usap. Okay, I'm sorry. Sorry sa lahat na nasabi ko. I did not mean it. I don't know, maybe I'm just tired? Nagkibit balikat ako at sumulyap dito. Nakita ko naman sumilay ang tipid ng ngiti niya sa labi. Hindi ka siyang pinapatawad na niya ako sa lahat na nasabi ko noon. You are forgiven. Basta lagi mo lang tatandaan, I want to be best for you. Kung saan ka sasaya, doon din ako. Saad ni Ella sa akin. Dahan-dahan akong tumango dito. Ngayon may isang tinik akong nabunot sa dibdib. Inubos ko ang tsaan na dala niya at nagpaalam na rin to sa akin. Pinasya ko na rin na matulog. Maaga pa ako bukas para tumungo sa opisina para sa board meeting. Pero tinanghali ako ng gising. Akala kasi ni Ella, hindi ako papasok ngayong araw. Kaya ito halos 30 minutes late ako sa meeting ng mga board. Miss CEO, finally you're here. Anang direktor sa akin. Isa-isa rin bumati ang mga board members sa akin at hindi nakalampas sa mata ko sa Jackson na nakaupo sa bandang dulo ng kahilera ng mga board. He is wearing a black suit with dark blue necktie. Hair is well neat and proper in cut. Face is handsomely attractive. Damn, he is almost perfect. I cleared my throat first and greeted them back. Tahimik ako naupo at nakinig sa meeting na halos patapos na. Every time na may gusto silang malaman sa takbo ng kumpanya, si Jackson ang palagi may sagot. Kahit pa sa financial record at sales ng company, nasasagot niya ayon sa gusto ng mga board. I bit my lower lip. Pakiramdam ko, isa lang akong display dito at tinatawan lahat ng ideyang lumalabas sa kanyang bibig. Your plan to make an engagement to the Altamontes, it's a very big achievement for the Robles Group, Miss Robles. Anong direktor sa akin? Ngumiti ako. Ang totoo niyan, wala pa akong plano tungkol dyan. Iminungkahi lang sa akin ng mommy ni Sherwin iyon noong huling dinner namin. Kumalat na kagad sa social media mga photos ko having dinner with Altamontes. I don't think it's a win-win project for Robles Group. We all know that Altamonte is the big company. Kung kung saan may makikita ang 5-star hotel nila, baka kung makikipag-collaboration lang ang Robles sa kanila, baka kainin lang tayo ng buo ng pangan natin. Jackson shrugged his shoulder. I bit my lower lip. What is he talking about? Sino nagsabi sa kanya magsalita laban sa mga desisyon ko? That's not final, everyone. In the first place, I'm just having dinner with them. There is no business matters involved in that dinner. I said and looking straight to Jackson. Hindi rin maganda makipagigihan sa kalaban mong kumpanya. We all know baka mamaya, kinukuha na pala ng kalaban ng mga ideas mo. Mahirap na magtiwala. Again, Jackson engaged in the meeting for the board. Why are you here, Attorney Ortiz? Tanda ko wala ka na sa kumpanyang to. Narinig ko mga bulong-bulungan ng ilang board members. Miss Robles, hindi pa siya umaalis. Well, in fact, is now one of the board members of the company. Saglit ako natigilan. Tila kailan kong ulit-ulitin sa isip ang narinig. I'm sorry? Wika ko, tila gustong kumpirmahan ang nalaman. Yes, you heard it right. May ilan siyang share sa company and your dad gave it to him. May ilan na rin nagbenta ng shares nila sa kumpanya. So now, Attorney Ortiz is not just the advisor here. He also owns 30% of the company. Anang direktor sa akin. Agad ako napatayo. Gusto kong lumabas sa mga ugat ko sa mata dahil sa matinding galit. You may now leave, gentlemen. The meeting is done. You may leave now, gentlemen, except to Mr. Ortiz. I said firmly. Agad naman lumabas ang conference yung mamang ito at naiwan ngang parenteng nakaupo doon sa Jackson. Huminga ako ng malalim bago maglakad palapit dito. So, you own the 30% share to this company. Ito ba ang plano mo noon pa lang? You want to steal my own company from me. I said loud and clear. Nilapat ko ang dalawang kamay sa lamesa. Hinarap siya. Tumingala ito sa akin kaya agad akong lumunok. Gusto ko umiwas ngunit mas nanaig ang pagiging CEO ko ngayong oras na to. Your father gave the 10% to me and the rest of the 20% they chose to selling to me, Miss CEO. He said in a serious tone. I chuckled. Hindi ako makapaniwala na ginawa ito sa akin ni Daddy. So, ito palang dahilan kaya pinagtsagaan mo akong alagaan ng bulag pa ako. Because he promised you the 10% for the company? Puro ng hinanakit kong sabi.
You are an opportunist, gold digger, and a liar, I said with all my heart. Halos namuo ang mga luha sa mata ko dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Doon na ito tumayo kaya tumingala ako dito na puno ng hinanakit ang puso. I am just doing my job, Daniela. Wala sa plano kong mahulog sa'yo. Pumikit ako at ayaw tanggapin ang mga sinabi ni Jackson. You and your father. Kayo ang dahilan kaya ako nabulag. Tapos malalaman ko, binigay pa si Dad ang 10% share ng kumpanya. Tinula ko ito at inumpisang paghahampasin ang dibdib niya. Pinigilan ako nito at hinila niya palapit sa kanya, kaya ako natigilan. Your father offered me this because he knows that you will put in jail for killing my father. Natigilan ako. Tila ng lamig ang buong katawan ko sa nalaman. Ako ba? Ako ba may kasalanan kung bakit namatay ang daddy niya? Pumikit ako at inalalang araw na yon. I drove silently habang nakikinig sa tugtog ng stereo nang may tumawag sa cellphone ko. Kinuha ko ang cellphone sa phone rack pero huli na nang umarap ako sa Manabella. Nang nasa kabilang lane na ako at saktong paliko ako, kaya hindi ko namalay na may kasalubong pala akong kotse. Unti-unti nang bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nalaman. Hindi ko mapaniwala ang ako ang nakapatay sa daddy niya sa mura kong edad. Dapat pinagdurusan ko ang kasalanan nangyari sa daddy ni Jackson. Dapat hindi ko tinatamasa ang kalayaan ngayon dahil sa nagawa ko. No, you're lying. You are good at lying. I chuckled while crying so bad. Unti-unti ako lumayo dito at tuluyan ng tumalikod para lumabas ng silid. Nakanda na lahat ng gamit mo, senyorita. Ano pa bang gusto mong dalhin ko? Buwaba si Ella mula sa magarbong hagdanan, bit-bit ang isang backpack. Wala na. Ayoko magbit-bit na marami dahil baka sumakit lang ang likod ko. I answered. Sa bagay, ako naman ang magdadala nito eh. Tumingala ako dito matapos ay umiling. May dala din tong gamit pero sa iisang bag lang nila nilagay ni Jerry. Ako na magdadala. Nandoon ka para mag-enjoy, hindi para pagsilbihan ako. Saka kasama ko naman si Sherwin. Saglit ako natigilan sa binitawang salita. She stood still but did not say anything. Ramdam ko hindi niya gustong narinig. I blew out a deep breath. Humakbang ako para hilahin na rito ang backpack na bitbit niya. Ako na dito ha? Tuluyan naman niyang binigay yun sa akin. Naroon din si Jerry sa salas at hinihintay na lang namin si Ella. So, let's go? Tumungo ko kay Jerry at nagpatiyo na lang lumabas ng mansyon. Sa sasakyan niya namin na piling sumakay para hindi na mahihirapan si Manong Lucio'ng bumalik dito kung sakali. May kasama silang driver na magdadala ng sasakyan niya pa uwi. Agad akong pumeso sa likod habang si Ella sa tabi naman ni Jerry sa harapan. Naglagay ako ng headset to ignore the upcoming conversation. Tiyak naman na hindi ako magiging komportable sa topic na meron sila dahil involved malamang doon si Jackson. After an hour, naabutan na namin sa meeting place ang grupo ni na Jax. I only saw Gwen, Ivana and her boyfriend. Some of their friends maging si Aray naroon din. Buwaba na kaming tatlo. Jax greeted me with a huge hug and a kiss to my cheek. I pinched his nose as a gesture. Ang aga niya ha? Biro ko dito. Umisi lang to sa akin tapos kumindat pa. Ready ka na? Tumango ako dito at hinawakan na mahigpit ang strap ng aking backpack na suot. Sinulyapan ko naman ang aking mga kasama. They are all complete attire from their shoes up to their outfit na binagay sa hiking. I am wearing a normal crop workout top with matching leggings and sneakers. I think that's not bad. May suot rin akong sun hat para iwas sunburn sa mukha. Kausap na ni Naela at Jerry ang tour guide na magdadala sa amin sa Mount Polo. Kaya naisipan kong buksan muna saglit ang aking social media and post my outfit on Instagram. Doon kami sabay-sabay na lumingon sa sasakyang dumating, lunan nito, sina Jackson at Kyla. Saglit ako natigilan. Buong akala ko hindi ito seryoso sa pagsama sa amin. Gustong mag-init ang dalawang pisngi ko sa inis. So, walang say-say pala mga sinabi niya sa akin noong gabing yon. Eto nga't bit-bit pa niya ang babae niya. Agad nagtama ang mga mata namin ni Jackson. From where I stand, I saw how he has a strong build wearing his yellow shirt paired with hiking shorts and training shoes. May suot din tong rain jacket. Tila handa ko sakaling biglang umulan. May jacket ako sa bag pero mas gusto ko masikatan ng araw ang balat at pagpawisan para mas ganahan ako sa hike na to. Kyla is wearing the same style like mine, though talagang hindi maitatagaw malaki nitong hinaharap at hubugang katawan. Mabilis kong ibinaba ang tingin. Agad ako nakaramdam ng pagkabalisa, hindi lang sa sarili, pati na rin sa surroundings ko. I still remembered his last word to me that night. The guilt and regret running throughout my veins. Gusto kong isipin, wala na lang siya dito. Gusto kong isipin, hindi ko na siya nakilala.
dahil kada gagawin ko yun bumabalik sa isip ko ang malagim na aksidenteng pumatay sa ama ni Jackson. Dad did his best to protect me. Until his last breath, he made sure that I'll be in a safe place at iyon ay ang ilapit sa taong nagawan ko ng masama. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang tumayo sa harapan ni Jackson ngayon habang paulit-ulit akong kinakain ng konsensya dahil sa pagpatay sa daddy niya. Not until Baste and Sherwin has arrived. Agad itong lumapit sa akin looking fresh, wearing his gray t-shirt and hiking short and boots. May suot rin tong cup and shades. Totally breathtakingly handsome. Hi, gorgeous. He kissed me on the cheek. Wala pa rin pag-aanin lang ang hinawakan ng likod ko, palapit sa kanya. For me, it's just a simple gesture. Nothing is too special of his action. Until I met Ella. Crooked eyes and Jack's silly smirk. I just rolled up my eyes and smiled to Sherwin. Hi, so how are you? He smiled at me sexily. I wetched my brows at him. I'm fine, great. I answered delightedly. Nabigla ako ng tapikin niyang ulo ko at bahagyang haplusin. Happy to hear that, aniya. Saglit akong sumalap kay Ella na iba na ang tingin sa akin. Naging kay Jax na umiiling lang sa nakikita. Kompleto ba mga gamit na dala mo? I asked to lessen the heaviness of my surroundings. Yeah, kasha pa nga ang bag mo dito eh. Wanna try? He twitched his steps to mine. Hindi na, ano ka ba? Kaya ko nang bitbitin to. I chuckled. Pretty smile, I like that. Matapos noon kumindot pa to sa akin na siya kong inirapan. Oh, before I forgot, I brought some chunky shocks to protect your heels from blisters. Nagulat ako nang bigla itong yumuko at binaklas ang sintas ng sapatos kong tuot. My eyes wandered around.